Madam Senator, good morning po, madam. Magandang umaga po, Manong Ted, at sa lahat po na nakikinig, magandang umaga po. Yes, madam. Opo. If we recall right, ano ho, Madam Senator, di ho ba hindi pa kayo tapos sa inyong investigasyon? Hindi pa nga po ninyo natanakay po ng masinsinan ito hong kontrata hong masalimuot na ginawang masalimuot ng DOTC concerning the common station dito ho sa EDSA, ma'am? Alam niyo, Manong Ted, nagkaroon tayo ng pagdinig dyan at para dun sa kahit na kulang-kulang yung mga dokumento at mga isinusumite ng DOTC, kami na rin po ay nakapagbuo ng conclusion ukol dito sapagkat gaya nga ng binanggit ninyo, kailangan na rin natin itong isumite para sa mga rekomendasyon ngayon na ito nang huling matatapos na ang 16th Congress. Unang-una kung ano mga batas ang pwede dapat na maisulong para dyan. At pangalawa, yung mga rekomendasyon namin kung sakasakali mang may mga kaso talaga na dapat maisampa sa kanila. Opo, so hindi wala na hong karagdagang pang pagdinig, ma'am, dito? Inyo na po itong sasarhan? Opo, ito'y sarado na, pero kasi ganito po, Manong Ted, ano? Pagdating dito sa common station, para sa akin, malinaw na hindi naging maayos yung at transparent yung kanilang pagdidesisyon dyan at maraming naaberya, lalong-lalo na yung extension na sana mas marami ng mga makakasakay magmula dun sa San Jose del Monte, Bulacan, papunta nga dito sa common station. So nakita natin talaga may kakulangan. Pero pangalawa, yung Busan contract, kung saan yung maintenance naman ng MRT ang ating pinag-uusapan, hanggang ngayon wala naman kaming kopya dyan at higit sa lahat wala na ring oras para talakayin yan. Kaya yun ang nakakalungkot ukol dito, pero sa tingin ko naman malinaw na ang pagkukulang ng DOTC at malinaw na rin na marami na rin nagdusa dahil sa kakulangan ng kanilang pagganap ng kanilang trabaho. Ma'am, baka po hindi niyo pa ho alam din, ha? Kung inyo hong pag-aaralan pala ho yung kontratang pinasok ng DOTC dito ho sa consortium na nangangasiwa ho, nagmamanage ngayon ng LRT-1 natin at saka yung LRT-1 extension, doon pala kasamang usapin ng common station kapag hanggat hindi na ibibigay sa kanila sa consortium, sa mga Ayala ang common station, hindi pala sisimulan ang LRT-1 extension? Yun nga, lahat nga parang dikit-dikit doon sa mga ginagawa nilang mga kasunduan. Kaya nga, Manong Ted, ang kasama rin ditong kabuuan dito ay yung dapat magkaroon ng mas malinaw at transparent na mga bidding process at saka kung paano ipresenta ito sa publiko. Sapagkat, tayo nga, ang hirap natin makakuha ng dokumento sa kanila, hindi naman din tayo pwedeng manghula lamang. Kaya nga, pag dumarating na sa amin, dahol na rin sa panahon, ang malinaw talaga dito ay ang kakulangan nila. At sa tingin ko naman, dun sa ating committee report, marami na rin, hindi naman tayo magkukulang sa dami ng pagpresenta ng mga dapat na gawa ng DOTC, hindi nila nagawa, at mga rekomendasyon din namin ukol dito. Kasama po sa committee report niyo, ma'am, ang inyo pong rekomendasyon kung saan dapat itayo ang common station? Ang gagawin po namin sa committee report, ilalagay namin yung mga sinabi ng mga resource persons. Mm-hmm. Kung paano na kung dito ilalagay, masyadong maaberya sa publiko. Mm-hmm. So sa tingin ko naman, dun sa ating committee report, magiging malinaw na hindi naging decisive ang DOTC. At dahil dun lamang sa bangayan na yon, kung saan magiging ilalagay ang common station, na-delay ng ilang taon ang ating extension ng MRT 7 at ngayon nga na nabanggit ninyo, pati yung LRT 1 extension. Malaking trahedya po yan. Makikita mo talaga na dapat ang liderato ay nakikipag-usap. Maganda naman na meron tayong mga PPP, pero sa tingin ko kulang talaga sila sa political will na kausapin ang mga namumuhunan sa atin. At higit sa lahat, dapat hindi pumapasok ang gobyerno sa isang kontrata na disadvantageous sa ating mga mananakay at sa publiko. Well, inyo po nabanggit yan, PPP, ano ho, may pending bill po in Congress, ha? Baka po ilamang kayo ho, baka kayo masalisihan dito, ma'am, malusutan, ha? You know, you have to be
ano ho, no? Mindful na ito hong isinusulong na batas para po sa PPP na ito. Klaro ho dito yung provision, ma'am, sa sovereign guarantee. Baka lang po kayo, baka kayo bumoto ho pabor dito. I mean, you know, ang akin po lamang, before you vote, ma'am, I hope that you really read the measure. Aba, ito lang yung pinag-iingatan natin, lalo-lalo na pag mga ganyan, o kaya mga sa customs, yung mga alam na nating matagal na at meron ng kasaysayan ng hindi makatarungan din sa atin. Ang PPP sa ating mga kababayan, maganda yan para nga dumagdag pa ang ating mga proyekto, pero sana naman, wag naman din natin ibebenta ang ating bayan dito sa mga kontratang hindi makakabuti naman sa ating publiko, lalo-lalo na kung madadagdagan lang yung pamasahe at saka okay lang na madagdagan ng pamasahe. Basta yung serbisyo ay maayos at manatili pa rin makatarungan ang binabayad ng ating mga kababayan. Yes, ma'am. Alright. So, meron po kayong binanggit no, over the weekend nga na dapat nakasuhan sila Secretary Joseph Emilio Aguinaldo Abaya dito nga ho sa mga nangyaring ito, nakapalpakan umano sa management po ng ating mga tren. Yeah, pero ang Malacañang po nag-react at sinabi na hindi daw po malulutas ang mga problemang ito sa pagkakaso po lamang kila Ginoong Abaya. Ang dapat daw ho, if I may quote, pagtulong-tulungan natin lahat na solusyonan po ang problema. What's your comment, ma'am? Ano niyo, Manong Ted, with all due respect, ano, ilang pagdinig na rin namin at ilang rekomendasyon na namin sa kanila kung anong dapat gawin para nga maging maayos ang kanilang serbisyo. Hindi naman sila nakikinig. Unang-una, pangalawa, nakita naman natin pusong bato at walang malasakit ang mga nakaupo doon. Ngayon, sa DOTC. Kaya ang gusto ko lamang linawin na ito, ano, kailangan magpakita tayo ng halimbawa na pag ikaw ay isang namumuno at hindi mo nagampanan ang iyong trabaho at paulit-ulit mong hindi dinidinig ang pangangailangan ng ating mga kababayan, una, kailangan ay wala ka sa pwesto mo, mawala ka na sa pwesto mo. Pangalawa, kung anuman ang liabilidad mo sa batas, dapat itulak ito sapagkat magiging maling halimbawa ito sa mga susunod na mga executives na manunungkulan rin. So kung para lamang sa mga puntong yan, kinakailangan talaga ay manindigan tayo. Para sa akin, hindi ko idedetalye muna yung ating committee report. Subalit, kung meron man akong masasabi ukol dito, yung mga kilos, pasensya na po, ng mga nakaupo dun sa DOTC ay naging disadvantageous to the Filipino people at yun talaga ang pinakapunot dulo ng serbisyo ng isang tao sa gobyerno. Kung hindi mo yan nagawa, hindi mo nagawang tama ang trabaho mo, meron kang obligasyon dapat na haharapin. kasi nung narinig ko din po yung reaction ng Malacañang doon sa sinasabi nyo, parang sabi ko, ang aking pong take magtulong-tulong daw ho tayo para ho sa solusyon nito. Eh lahat na ho ng informasyon nilabas namin dito, lahat naman kayong ginawa. Manong, gawin na lang natin simple, ano? Gawin na natin, sige, nakatali yung kamay nila dahil daw, ito'y mga kontrata pa daw ng mga nakaraang administrasyon. Nandun na ako, hindi madali. Pero ito ha, ito yung mga pagkakamali nila. Kahit wala lang ipakita na meron mga masisilungan ng ating mga pumipila sa MRT, hindi nagawa. Pangalawa, yung mga, kahit masisilungan mababaw, yung mga banyo, pareho pa rin hindi natatapos lahat. Pangatlo, escalator, elevator, hindi pa rin naayos. Marami tayong PWDs na diretsyong nagre-reklamo sa akin. Kahit man lang, dun sa mga bagay na yon ay hindi din nila nagawa. Eh talagang mahihirapan talaga tayo na mag-expect na yung mga malalaking bagay ay makakayanan nila. Kaya nga sayang eh, maganda sanang mensahe na habang patapos na ang administrasyon ng ating Pangulo, ay nagtalaga rin ng isang tao na maaring magbigay man lang ng paunang mga solusyon at plano para sa mga darating na administrasyon. Sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, ang DOTC po palagi, kahit na sa evaluation ng Malacañang, ang pinaka hindi nakakapag-perform, pati yung sa kanilang obligations sa budget, ang DOTC palaging pinakamataas sa obligation ratio na hindi nila na nagagawa, lagpas 50%.
Ibig sabihin po nun, nagtaas na nga sila ng presyo ng kanilang pamasahe sa mga tren, pero ang paggastos nila ng kanilang budget, nasa 66% lang. Talagang ang absorptive capacity nila, o ibig sabihin, hindi man lang nila nagagastos ang pera na inilaan sa kanila. Ang sama din po ng loob ko nga dito bilang isang mamamayan po, madam, is that doon sa ikinakatwiran po nila kung bakit ho kinakailangan magtaas na singil sa pamasahe po sa MRT, sa LRT, dahil ayaw daw ho nila na ito i-subsidize ng lahat ng Pilipino kahit na hindi daw sumasakay sa MRT, LRT. Hindi ho ba? Yan ang kanilang katwiran eh. Kaya itinaas. Pero, sila ho pala ay willing to subsidize itong consortium, kaya nga po may sulat sa Ginoong Abaya kay Ginoong Abad, humihingi po ng 7 bilyon, 5 bilyon doon para po doon sa consortium. I mean, you know, talaga hong kung minsan ang iniisip ko, parang ang tingin ng ibang tao talaga sa atin, mga tanga tayo. Sorry po ah, madam, ha? Pero alam niyo nakakasama ho talaga ng loob. Anyway, so kailan po lalabas sa inyong report, madam, dito ho sa inyong naging committee investigation? Eh, kailangan lumabas na po itong linggo sapagkat ngayon na po matatapos nga itong 16th Congress. Bibigyan naman na, ang importante, no, maraming mga rekomendasyon dyan. Ang isa sa batas, magkaroon ng National Transport Safety Board na talagang tutugon sa pangangailangan ng ating mga pasahero. Lalagay rin po natin dyan siguro yung history na rin ng DOTC na, alam nyo, ito yung nakakalungkot eh, Manong. Noong 2011, Ting De Sus, ang secretary ng DOTC, ang kanilang mga obligations ay napakataas yung kanilang pag-disburse ng mga obligations. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung kanilang proyekto o kanilang mga pag-aaral para isulong yung mga proyekto. Nung pinalitan na si Secretary De Sus, tinanggal yung mga eksperto, yung mga engineers na nakakaintindi tungkol sa maintenance sa train at iba pang mga sakop ng DOTC, at pinalitan halos lahat sila abogado. Since 2012 nandoon na sila, hanggang ngayon sila pa rin kahit nakulang ang kanilang pagganap ng kanilang trabaho. Kaya makikita mo, sayang talaga, Manong Ted, kung na-retain ang isang katulad ni Secretary Ting De Sus, hindi tayo aabot sa puntong ito. Sinabi po ninyo, no, kung iba ho ang kwento naman sa akin ni Secretary Ting. I mean, maganda ho din ang kanyang kwento, ba't siya nag-resign? Well, anyway, sige po. Madam Senator Grace, abangan po namin po ngayong committee report. We'll be keeping in touch. Ano ho, kasi nga, ano ho ito, ano, baka ho ngayon pong patapos na ang inyong sesyon, baka po kasi merong mga ipapalusot ho, mga panukala din po ng kontrobersyal, o kaya po naman, definitely ho, disadvantageous sa atin po lahat. So abangan po namin po ang inyong pagbabantay po dito, madam. Salamat sa pagpapaalala, Manong Ted, at sa lahat ng mga nakikinig. Siniksikap po namin talaga na bantayan lahat ito para hindi tayo masalisihan. Basta ibibigyan namin kayo kaagad ng kopya ng committee report at maririnig naman po ninyo yan pag ito'y nilabas. Muli, maraming salamat na hindi nyo kami binitawan sa ilang pagdinig na nagawa natin para sa DOTC. Maraming salamat po.